tayo. Sino ka man, sarili laging laan, maging buhay itataya sa lupang kinagisnan. Batid ng iyong lahi, mayroong isang katulad mo. Saksi ang iyong lipi, ang katangian ay sa'yo. Bayani, namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pinag-aralan mo ang tunay na batayan, hindi ang kayamanan na iyong nakakamtan, hindi ang nangangarap ang siyang tatanghalin. Ang tunay na bantayog ay katapatan sa tungkulin. Maging ikay teacher, singer, doktor, o di kaya'y sundalo, basta't ikay naglilingkod ng tapat at totoo. Namumukod at katangi-tangi, bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Namumukod at katangi-tangi, bayani, kayamanan ka. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. O bayani, o bayani, aming bayani, ang bayani. Okay, magandang gagabi po sa lahat ng nakikinig ng programang Serbisyong Bayani. Samahan po ninyo kami sa isang oras dito sa talakayan po. At ngayong gabi po, nako, may special guest po tayo. Galing po yan sa office po ng Veterinary Service Center, AFPHSC. At hindi ko na po hahabaan yung aking... pagbati sa inyo, ano, gusto ko na pong simulan natin ang topic ngayon. At talaga napaka-importante po sa lahat ng nakikinig. Kaya ngayon, pagkakataon na po ninyo na nang magtanong po kayo, hanggang nandito po ngayon sila. At ngayon po, ang ating mga guests, walang iba, sa pamumuno po ni Colonel Feli Loveriano, BC, PAP, GSC. Ma'am, good evening po, ma'am. Bumati muna po kayo sa ating mga nakikinig. Okay.
Magandang gabi po sa lahat na nakikinig. Kami po ay from Veterinary Service Center ng AAP Health Service Command. Andito po kami para magbigay ng dagdag kaalaman kasi po ngayon pinapaabot namin ang aming pakikiisa sa selebrasyon ng World Rabies Day ngayong 28 August ng 2018. Mm-hmm. Opo. Meron po kasi kami mga programa para ayan, dito sa selebrasyon ng World Rabies Day ngayong 28 ng August. Magkakaroon po kami ng pagbabakuna ng aso para ma-prevent po yung rabies disease. Yes po. Kasi isa po itong advocacy natin na by 2020, dapat po is ma-eradicate po natin yung rabies dito sa Philippines. Ayan, opo, napakaganda po. Opo. At ma'am, bago po natin ipagpatuloy, ito po muna ang ating mga kasama, ano? Sir, magpakilala muna po kayo at batiin ninyo yung mga kasamahan ninyo sa trabaho nyo o yung mahal nyo sa buhay. At ngayon po'y napapanood kayo, tayo po'y live. Ayan po. Sir? Magandang hapon po sa lahat po ng mga nakikinig ng Katropa Radio Station po. Ako po si Lieutenant Pluma ng Veterinary Service Center. Nandito po kami upang magbigay ng kaalaman hinggil po sa rabies disease po. Ayan. Sir? Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng makikinig ng DWDD, Katropa Radio. Ako po si First Lieutenant Zaldi Delpin, Veterinary Corps, Philippine Army. Binabati ko po ang lahat ng mga taga Veterinary Service Center at hello, ng mga sundalo natin. Hello. Sana po ay nakikinig kayo at nanonood ng ating programa. Maraming salamat. Ayan po. Nako ma'am, sa pagkakataong ito, ano, talagang ito pong trabaho ninyo, itong pinapasukan ninyong ito, yung inyong ginagalawan dito sa ating camp Aguinaldo, ano po? Okay. Talaga napaka-importante po itong malaman ng ating mga nakikinig, lalo-lalo na yung mapagmahal sa mga hayop. Ano po, ma'am? Opo. Ayan, ma'am, pwede bang i-share nyo, bago po kayo mag-share, gusto ko po munang malaman kung anong tema ng inyong activities ngayon. Para po sa kaalaman ng mga nakikinig, ang tema po ng ating World Rabies Day ngayon is Share the Message, Save a Life. Okay, napakaganda. Kaya andito po, kaya nga po yung mga programa namin in connection dito sa World Rabies Day na celebration natin is yung ang pagbabakuna ng mga alaga nating aso. Then yes, gusto po namin ipaalam sa mga nag-aalaga ng aso na yung responsible pet ownership natin. Mm-hmm. Dapat po tayo marunong magmahal sa ating mga alagang aso. Exactly. Kung tayo po yung mag-aalaga, dapat po ibigay natin ano yung nararapat sa ating mga alaga. Kagaya po ng pagbibigay ng tamang pagkain, malinis na tubig, magandang tirahan. Dapat po kasi pabakunahan sila, lalong-lalo na po itong bakuna ng against sa rabies. Kasi ito po yung rabies disease na nakakahawa po sa mga tao. Sakit po ng animal, ng aso, ng ibang all warm-blooded animals. Na ito po pag nagkaroon ng isang hayop is nakakasalin po ito sa tao at ito po yung sakit na nakamamatay. Okay. Pag hindi po naagapan. Ayan, nako. Ayan pala po, dun po sa mga nakikinig, kaya wag nating palalain, once na nakagat po ang ating anak or sino man sa ating tahanan, tumakbo ka agad tayo sa nararapat nating takbuhan. Lalo, dun po sa number one sa Manila, libre. Meron po naman, kapag po tayo nakagat ng ating mga alagang aso, meron pong dapat na gawain. Ayan, importante po yun. Kasi may-ari ng aso, pwede po sa amin magpakonsulta. Nagbibigay po kami ng kaalaman kung ano pong gagawin nila sa kanilang alagang aso. Okay. Dapat po yan ay alaga ang mabuti kasi under observation po sila, lalo na po kung walang bakuna. Then yun naman pong biktima, dadalhin po yan sa doktor o sa pinakamalapit health center o hospital. And meron po tayong mga animal bite center. Kagaya po sa Biluna, para po sa mga kaalaman ng mga kasundaluhan natin, mga katropa natin, meron po tayong animal bite center sa Biluna. Meron na pala din. Nagbibigay po ng libreng bakuna sa mga biktima. Yun naman pong bakuna sa aso, libre din po yan. Opo, kasi yan po yung programa ng government natin para nga po
ma-eradicate natin, ma-ano natin ang Philippines na by 2020 dapat po eradicated na yung rabies disease dito sa Pilipinas. Yan po ang ating gusto nating inaano po natin na mawala na talaga yung rabies dito sa Pilipinas. Ayan. Apo kaya pinapaano po na binibigay dagdag kaalaman po natin sa mga katropa na kailangan po natin yung kanilang pakikipagtulungan. Kung meron po silang nakitang may alagang aso, dapat po makapag-advise sila. Malaking tulong po yung sa aming mga veterinaryo na advise nila yung kanilang kaibigan, kakilala, yung kasama nila sa tahanan o sino mang kakilala nila may alagang aso, kung paano alagaan at dapat po ipabakunahan. At hindi po dapat tuhayang gumala sa kalsada, dapat po talian. Kasi ito po yung nagko-contribute naman po sa environment natin na dapat po malinis ang ating kapaligiran. Opo. Opo. At alam ko sa mga nakikinig, ano, kung kayo nag-aalaga ng aso, kung anong pagmamahal ninyo sa tao, ganun din sa ating hayop. Opo. Kasi ma'am, di ba, yung iba kinakatay. Opo. Hindi ba po, ma'am, bawal yon? Bawal po, may batas po, may tayo batas dyan. Yan, pag kayo po yung nakitang nagkatay ng aso o nagmaltrato ng aso, meron pong karampatang parusa, makukulong po kayo pinakang mahina na po yung 6 na taon. At meron pong penalty. Dapat lang po. Kasi kawawa din eh, at saka napakaganda na ang aso talaga. Alam nyo, pagka inaalagaan natin, ma'am, yung ating sariling hayop, ano, in case kung may mangyayari sa atin, talagang parang niisip siya na binabantayan tayo. Opo. Ganun po. Kaparis, ma'am, na may nangyari po dito sa Makati, sa West Rembo. May nagtapon po ng, kung nakikinig yung nanay, itinapon yung bata, ma'am. Buhay pa ho, humihinga. Alam nyo, kaya lang po nalaman ng tao na may bata doon, may aso pong nakabantay. At hindi po kumakahol ang aso, kinikilabutan ako, ma'am eh. Siya po ang nagbabantay sa bata. Oh, kita mo, kaya ganyan, mahalin natin ng ating mga hayop. Lalo ma'am, ang aso, mahal na mahal ko talaga yung aso. Nangyari na din po yan sa akin eh, na bumantay po. May nangyari sa bahay, siya rin po ang ginigising ako, nawala na pala yung kasambahay ko, na inilagay niya yung mga una na nakahiga. Pero yung aso ko, ma'am, alam niyo talagang pumunta siya sa kama. Ginaganon ako. Ginigising niya ako. O, bumangon po ako. Tiningnan ko, wala na nga. Napakabait ng aso kong yun. No. Kaso lang, nawala na eh. Ayun po, kaya dun po sa mga nakikinig, naku, pakinggan po ninyo itong sasabihin po ng ating namumuno dito sa itinerary po natin. Walang iba kundi si Colonel Laveriano po, si Felix, ma'am. Ayan. Ma'am, ito muna po, ma'am, mga kasama ninyo, tatanungin ko para naman magkaroon sila ng madinig yung boses nila. Opo. sir, mga ilang years na po kayo nagsiserve dito kay ma'am? Kasama ninyo si ma'am sa trabahong ganito po. Almost 2 years na po ako sa veterinary service po. Ah, 2 years pa. Kayo po, sir. Lieutenant Delphine. Yes, ma'am. Good afternoon. Ako po ay, ang effective date ko po ng pag-designate sa veterinary service center ay 01 February 2018. So, few months ago pa lang. Opo. Pero sa pamamagitan ni ma'am, marami kayong malalaman dyan. Imagine, how many years na po kayo, ma'am, dito sa ating sa Camp Aguinaldo? Last year, naging guest din namin si ma'am. Opo. Na-assign po ako dito sa Camp Aguinaldo sa Veterinary Service Center, formerly AFP Veterinary Dispensary. No, effective po February 2017. Mahigit na pong 1 taon. Magdadalawang taon na po. Ma'am, nandito pa yung office po, ano, dito sa ating, dito po, malapit sa dito sa ating hospital. Opo. Ayun. Ngayon po, saan na po ba, ma'am, ngayon? Actually, dito pa, ang office po namin is dito po sa malapit sa Soldiers Mall. Opo, nandyan po kami. Kaya, yung pong mga may alagang aso within the Camp Aguinaldo, even po yung nasa labas ng Camp Aguinaldo, kung kayo naman po yung malapit, pwede pong dalahin sa amin. Next week po, mag-start na po yung pre-vaccination namin, deworming, and meron po kaming limited
ano to, a basic grooming. Mm-hmm. Opo, yung sa mga alaga natin, yung lilinisin yung mukha nila ng mga aso, din puputulan ng kuko. Oh. Opo, magbibigay kami ng advice sa mga owner. Mm-hmm. Then may mga vitamins kami. Then may mga na-invite po kaming mga companies na magdo-donate sila ng mga dog food. Wow. Then may mga vitamins din po. At isang ano po namin activity dito po sa elementary school. Mm-hmm. Dito opo, po, next dito week, po ma'am. Opo, dito po sa loob ng Campaginaldo. Okay. Magle-lecture po kami sa Tuesday about mm-hmm. rabies, paano ma-prevent yung rabies. Okay. And meron po kaming poster making contest. Mm-hmm. Opo, para naman po ma-encourage natin yung mga estudyante, opo, yung mga bata. Kasi sabi nga po nila, bakit mga bata ang target nyo? Kasi sa totoo lang po, marami pong biktima ng rabies case tayo, yung nakakagat ng aso, yung mga bata. Yeah, kasi opo, ma'am. Sila po yung nakikita natin sa labas ng bahay, mm-hmm. madalas na naglalaro. Mm-hmm. Uh-huh. At isa pa po, yan po yung mga bata na pag nakagat, takot po magsabi sa magulang nila na nakagat sila ng aso. Kaya nga po, hinihiling po namin sa mga magulang, sa mga mm-hmm. kasundaluhan, kung kayo po yung magulang na o may kapatid kayong bata, huwag niyong tatakutin. Mm-hmm. Dapat po encourage nyo na once na nakagat kayo ng aso, magsabi ng totoo. Mm. Kasi yun na nga po, sabi nga po natin, may kasabihan na yung bata mas mabilis i-educate o mas sumusunod. Kaya opo, ngayon po, nag-i-start tayo na itong mga kabataan na to, ini-educate na po namin. And correct, ang DepEd din po kasi is kasama sila sa rabies prevention. Mm-hmm. O yung pong batas natin na sa pagsugpo po ng rabies. Ayun. Opo, kasama po ang DepEd. Kaya kahit sa 10 eskwelahan kami, mag-request po kami na magle-lecture kami mm-hmm. sa school ninyo, sa mga kabataan, sa estudyante po, willing po sila, welcome na welcome kami sa kanila. Oo. Talagang opo, importante po yan, ma'am, sa mga opo, sa mga estudyante, lalo opo, na yung mga kabataan, ano po, opo, yung mga elementary, kasi yung mga bata po, mahilig silang maglaro, makipaglaro yes, sa opo, mga hayop. Eh. Opo. Ayan po. Ma'am, may katanungan po ako, ano. Halimbawa kasi po, halimbawa nakagat ang isang bata or matanda, opo, ano po ang dapat gawin kaagad? Kasi po, malayo naman yung doktor, opo, hindi agad mabibigyan ng first aid. Ano po ang nararapat kaagad gawin sa mga nakagat ng aso? Opo. Doon po sa tao, ina-advise po natin at yan din po ang advice ng mga doctors natin. Uh-huh. Nahugasan kaagad yung sugat. Ayun. Kung saan laki nagat. Hugasan po ng running water uh-huh. na may sabon. Uh-huh. Then, saka po lalagyan siya ng betadine o alcohol. Ayun. Opo. Then, opo, ang isa pa naman po, kasi nga po, yung pong sakit ng animal, bago pumunta sa tao, sa amin po yan. Yung mga zoonotic diseases. Pag nasa tao na po, sa medical officer na po yan, sa mga doctors na sa tao. Uh-huh. Kaya nga po, nandito kami para ma-prevent yung rabies disease na yan. Hindi uh-huh. na po mapunta sa tao. Ayun. Kaya nga po, ini-encourage natin yung may mga alaga ng hayop na pabakunahan po nila yung kanilang alaga. Uh-huh. Then yun na nga po, balik tayo dun, anong bang gagawin? Kailangan uh-huh. naman po na ma-identify mo kung sino yung nakakagat na aso sa'yo. Uh-huh. Opo. Yeah. Then, yung pumunta po yung biktima sa amin o yung parents para mabigyan po namin ng guidance yung biktima o yung uh-huh. nanay kung paano nila uh-huh. Tratuhin o paano nila alagaan yung aso. Kasi uh-huh. minsan po, sa galit ng may-ari, papatayin po yung aso, pupukin. Uh-huh. O ano yun nila, kung parusahan. So, uh-huh. wala na, pag namatay po yung aso, wala nang chance na mag-observe yung doktor na uh-huh. hanggang 14 days to 15 days. 14 to 15 days. Opo. Ano po, ma'am, ang oobserbahan yung aso? Opo. Kung nakakagat, ano po mangyayari dun sa opo, aso? Kung... Kasi within 15 days po, yung aso, pag ito yung namatay, oh, may possibility po na may sakit na rabies. Ay, naku. Makukonfirm lang po yan kung pag namatay po, may procedure po tayong tinuturo sa may-ari ng aso kung opo, paano nila gagawin. Mm-hmm. Dadalhin po nila sa laboratorio sa... National Animal Diagnostic Laboratory. Opo. May mga regional po tayo niyan, mm-hmm. karon din po sa city. Ang purpose po niyan is para ma-confirm kung talaga pong rabies yung kinamatay ng aso. Kasi minsan naman po, during observation po, namamatay yung aso, pero yung po pala, ibang sakit. Kasi opo, nga po, hindi naalagaan ng may-ari, kasi pinaparusahan nila, kasi nakakagat sila. Pero minsan naman po is aksidente lang po na po-provoke yung aso.
Kaya sila kinagat. Minsan po natatapakan. Hindi Opo. Naman sinasadya Oho. Po ng aso na. Kasi yun po yung reaction niya. Mm-hmm. Na kumagat talaga. Kasi once na nasaktan yung aso, yung defense mechanism niya. Ayun. Opo. Kaya importante po, wag papatayin po yung aso. Mm-hmm. Kasi para po maobserbahan, alaga ang mabuti, bigyan ng vitamins, bigyan ng pagkain na nararapat, mm-hmm. ng tubig. Mm-hmm. Then, pag po may nangyari sa aso, yun po ang inano, may mga advices po tayo dyan. Maingat na putulin yung ulo o di kaya'y dahul po yung nadadalhin doon sa laboratorio. Ah, para lahat, sila po lahat po yung whole body po ng, ano, ng aso? Kung maliit po yung aso, pwede naman po yung ulo lang. Kailang po may procedure yung pagputol ng ulo. Dapat po naka-gloves ka, naka-long sleeve. Oh. Kasi para po yung juice nung ano na ano hindi ma-transfer kasi present po yun dun sa saliva nung aso yung virus na to. Kaya dapat po maingat yung pag-prepare. Kung maliit lang naman po, pwede na pong dahul ano, dadalhin sa laboratorio, lalagyan po ng ice, Apo. Then saka po ito transfer going to laboratory. Okay, nako napakalinaw po. Yun po may mga katanungan po. Pwede na po kayong magtanong habang nandito ang ating mabait na kernel po. At talaga pong napaka-importante ito sa ating bahay na lalong-lalo na yung mapagmahal sa mga aso. Opo. At yun namang ma'am na hindi mapagmahal sa ato, wag na kayong mag-alaga Opo. Kung bubuntalin ninyo tapos hindi ninyo pakakainin. Opo. Diba ma'am, ano po, Opo. Nakakaawa yung mga aso na... mag-aalaga sila, itatali lang, pakainin dili yung aso. Kawawa. Kawawa po. Hindi lang po sila makapagsalita. Yun lang po ang problema. Para din Opo. Tao ito eh. Opo. Mas mabuti pa nga po yung tao nakakapagsabi kung anong pangangailangan Opo. Niya. Yeah. Uh-huh. Kaya dapat po sana yung mga nag-aalaga, yung may-ari ng aso, maintindihan natin yung attention, ibigay talaga natin ano yung nararapat sa ating mga alaga. Opo. Nako talaga, napaka-importante po niya. Kaya nga po, nagagalit ako sa husband ko pag pinapalo niya yung aso ko eh. Sabi niya, kinahagat yung mga chinelas ko. Ay, di, ikaw, itaas mo yan. Ikaw Opa. Ang dapat kung anong ginagawa ng aso na ayaw mo, gawin mo. Dahil walang pag-iisip yan, hindi mo masasabi. Pero ma'am, matuturuan din natin ng aso eh. Opa. Pagka yung mga ginagalaw yung mga gamit natin, di ba? Kukuhanin ko yung chinelas, gagano ko masama yan. Diba? Ano po? Actually po, may mga ano yan eh. Kaya nabuboard po yung aso minsan. So, ay, ganun? Dapat po kasi bigyan natin sila talaga. May mga toys naman po na intended para sa kanila. Ayun, opo. Saka, ano po yan, kailangan sinosocialize din po natin yung mga aso natin. Nabuboard po yan kung nakakulong lang sila o nasa bahay lang. Opo. Ayun kaya po, isang, napakaganda. Ganun po yung nangyayari minsan. Kaya nagiging na destructive sila sa loob. Parang tao talaga yes, din ano opo. Po. Pero kung nilalaro nyo yan, inaano nyo, kasama nyo na mamasyal, opo, hindi po nangyayari. Naiiwasan po yung pagiging destructive niya sa loob ng bahay. Opo. Ayun. Kasi playful, lalo pa po yung mga bata pa, below 1 year old, napaka-playful po niyan. Dapat maramdaman din niya. Parang tao din po o bata na dapat mag-enjoy sila sa kabataan nila. Gustong-gusto nga ng mga bata na yung mga, ano yung tuta pa, ano po, yung papi pa. Opo. Ay, gustong-gusto ng mga bata na lalaruin sila. Eh, di ba, yung papi po, yun ang po ang pinakadelikado ata makakagat, ano po? Actually, yun po yung... madalas pong sinasabi ng mga matatanda. Pero kung ang papi po is walang bakuna, dapat lang po pabakunahan at the age of 3 months. Ah, 3 months po. Kaya nga po dapat yung nanay, bago po ma-mate siya, bago po pakastahan, magkaroon ng asawa, dapat po yung nanay is bakunado. Para yung pong magiging anak niya, up to 4 months po magkakaroon siya ng maternal immunity. Para bago po mawala yung maternal immunity na yon, kaya ang advice po natin is 3 months papabakunan at yun po yung ready na siya mag-accept ng bakuna na to ng para sa rabies. Opo. Then, inuulit po yun after 1 year. After 1 year, opo. Ayun. Ang importante talaga, mapabakuna yes, po. Ano opo. Po? Yun po yung prevention natin. Prevention, lalo-lalo na. Prevention po sa aso at doon sa tao. Sa tao, opo. Ayan. Doon po sa mga nakikinig, nako, napakaganda po. At yung mapagmahal sa mga alaga niyong aso, andito po. At may mangyayari po na libre po ang bakuna dito sa
sa Camp Aguinaldo po. Hindi lang po bakuna ang libre natin, may dewormer pa po tayo. Oh, kasi yun na kailangan po nating ma-deworm sila. Opo. Opo, lalo na po yung mga puppy kasi at the age of 7 3 weeks. Opo. Opo, o 1 month, meron na po mga parasite, may bulati na po sila. Opo. Kaya ito din po mga bulati na to is minsan nakakasalin, posible din po makasalin sa tao. Mm-hmm. Lalo na po sa mga kabataan na laging humahawak ng puppies. Opo. Then ito po inuulit at the age of 1 month po yung deworming niya, kung mabibigyan natin kahit po 3 weeks pa lang pwede na po tayo magbigay. Uh-huh. O to 1 month. Okay. Then inuulit po after 2 weeks yan. Mm-hmm. Then after 1 month. Mm-hmm. Then after 2 months, then every 3 months po inuulit yan. I see. Ma'am, itanong ko lang ito pa, para sa aso ko po. May dalawa po akong tuta. Pwede po ba ako makahingi ng sa deworm at saka yung ano, kasi hindi ko po madadala sa ano po ako eh, Makati pa eh. Opo. Actually po yung dewormer, kailangan lang po namin kung ilang kilo yung aso. Opo. Pero yung pong bakuna kasi, hindi po natin ina-allowed na dalahin po. Opo. Kasi kailangan po na may temperature required yan. Oh. Kailangan po na... ang ano na, hindi lang naman po kami ang nagbabakuna. Actually po, lahat po ng city, municipalities, meron pong available na vaccine yan. Okay. Opo, kasi sa IRR po ng ano natin, World Rabies Control Program, dapat po talaga nag-allocate ng pondo intended po dyan sa mga bakuna. Bakuna po ng tao at bakuna ng aso. Mm. Marami po tayong bakuna, sa lalo na po sa animal Bureau of Animal Bureau Industry. Opo. Nagbibigay po yan ng libre. Ang Quezon City po, nagbibigay ng libre kasi tulong-tulong po tayo na magpabakuna ng ating alagang aso. Libre na po ito. Okay. Kaya kailangan po naman na, ang kailangan lang po is yung responsibility natin na pabakunahan ng ating alagang aso. Ayan. Opo. Nako, kailan po ba magsisimula ang free vaccination po ng ating... Next week po meron na tayo dyan dito sa Veterinary Service Center. Ayan, opo. Sa mga nakikinig po, yung mga nandito sa Camp Aguinaldo, kahit opo. Po yung basta po may sasakyan kayo na pwede ninyo mga dalhin yung... Mga military po natin opo. Na sundalo. Uh-huh. Pero yun po mga civilian, para hindi na po sila pumasok ng Camp Aguinaldo, meron naman po tayo sa Quezon City Vet Office. Opo. Saka, meron po talaga malawakang pagbabakuna sa mga municipality. In-schedule opo. Po yan. Minsan po nagkakaroon ng 2 beses sa isang taon. Libre nga din po yun. Libre eh. Po yun. Opo. 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 Mm-hmm. Kaya, nako, pagkakataon na po natin na para nang sa ganun naman, hindi naman makasama sa ating pamamahay itong gagawin. Napakaganda po ng ginagawa ninyo, ma'am. Kaya, pagkakataon na po ninyo na sabihin po ninyo yung mga activities ninyo na gagawin at mangyayari po dito sa World World Rabies Day. World Rabies Day. Day. Ayan. At napakaganda ng tema ninyo, ma'am. Share a message, save a life. Opo. Napakaganda. Ito po kasi yung team talaga ng World Rabies Day. Uh-huh. Inadapt din po namin Inadapt siya. Inadapt nyo. Opo. Okay. Ayan po. Mm. Mm-hmm. Ito nga po yung mga activities namin, yung information and education campaign natin dun sa Campo Aguinaldo, sa school, estudyante. Opo. Aside nga po dun sa pagbabakuna niyan, uh-huh. Ito nga po meron tayong education campaign din po na lecture sa mga kasundaluhan natin sa AFP Medical Center sa Biluna. Sa Biluna. During po sa TINE nila this coming next week po sa Wednesday. Okay. Then after po nung lecture namin, magkakaroon din po kami ng pagbabakuna, deworming, pagbibigay po ng mga vitamins, kung ano man po yung masolicit namin sa mga drug companies, sa may mga dog food, yun po ipapamigay po namin yon sa mga kasundaluhan. Then meron po kaming poster making contest dito nga po sa estudyante sa school, sa Port Aguinaldo Elementary School. Grade 4 to 6 po. Ma'am, ano pong gagawin nila? Based po doon sa lecture namin, depende po sa anong gusto nilang i-drawing. Ayun, drawing. Magagaling yung mga kabataan natin dyan. Para naman po maging memorable sa kanila na nag-join sila. Then, yung pinakang judging po natin dito is sa 28 po ng umaga. Ayan, ako doon sa may mga anak po, isali na ninyo.
Yung mahihilig mag-drawing yan. Ako, ang gaganda pamayado dyan. Opo, at meron naman po tayo ditong ibibigay na prize. Wow! Na nanalo. Ayan. Yung first po is 2,000 po. Wow, then 1,000 po yung second. Uh-huh. Then yung third po is 750. Then yung fourth po is 500. Then may mga consolation prize po consolation tayo. Consolation pa, opo. Kaya mag-join na po kayo. Sumali, pasalihin po ninyo yung mga anak natin dito at pagkakataon na natin. Okay. Opo. Mm-hmm. Ma'am, dito po sa mga kayo po inoobserbahan po din ninyo yung mga nakakagat na was na may magpunta sa opisina niyo po. Opo. Yung po kasing based po dun sa IRR natin, Implementing Rules and Regulation, mm-hmm. kapag yung aso po na nakakagat, pwede po yung isurrender sa City Vet. Opo, sa impounding area nila. Okay. Opo. Okay. Pwede naman po yung may-ari na lang po mag-observe. Uh-huh. Ikukulong yung aso, magandang kulungan. Yun nga po, nabanggit natin na bibigyan ng magandang attention sila. Pagkain, mm-hmm. tubig, alagaan. Uh-huh. Para na, pag natapos po yung 14 days to 15 days na observation, ibig sabihin po, buhay yung aso. Uh-huh. Ibig sabihin po is, wala pong sakit na rabies yung aso during the time na nakakagat siya. Opo. Opo. Pero hindi pa po, di ba po, minsan pag nakakagat, nakakaroon after mga how many days, namamatay rin doon po yung aso eh. Opo, kung may sakit po na, minsan po namamatay yung aso, kaya nga po kailangan nating ipa-confirm. Kahit po wala, kahit po tapos na yung 15 days? May possibility din pong mamatay yung aso after 15 days kung may ibang sakit ibang po siya. Sakit. Opo, pero ang ano po natin is yung within 15 days ng observation from the time po siya na nakakagat, opo. Hanggang doon sa 15 days, ibig sabihin po, during the time na nakumagat yung aso, wala po siyang sakit na rabies. Ayun. Opo. Malinaw na po. Kasi mag-iisip yung mga nakakagat eh. Kasi nga minsan po, after na how many days na nakakagat, saka namamatay yung aso. Opo. Kaya, so, nag-aalaala yung mga yung nakagat, yung parents nung nakagat. Yung biktima, yung may-ari ng aso. Kasi, hindi lang naman po ang nag-aalala is yung biktima. Opo. Pati po yung owner. Kasi sasagutin po nila yung pagpapabakuna dun sa tao. Yes, nako, nangyari lahat na po, ma'am. Lahat po ng gastusin, sasagutin po nila yan. Nangyari nasa batas po sa akin, dalawa po nakagat ng aso ko. Kaya, opo. Parati kong nilalak yung gate na nilalagay ko doon, mag-ingat, may aso. Opo. Kasi yung iba, dire-diretsyong papasok po eh. Kaya yan, importante din po yan sa mga may alagang aso, ano ma'am? Opo. Na maglagay sa gate, kung hindi nakatali yung aso, maglagay ng na may aso. Opo. Mag-ingat. Opo. Para hindi naman na, total sila din ang sasagot niyan pag nakakagat. Kasi kahit na po nasa ating loob eh, ano po? Opo, ganun po talaga nangyayari. Opo, kahit na nasa loob eh, ikaw pa rin ang magpapaano. Ikaw kasi pa rin po ang sasagot. Konsensya po eh. Opo, opo. Ayun, kahit kasalanan po ng mga nakagat, dahil pumasok sila, sagutin din natin, opo. Kawawa naman. Kaya nga po marami minsan na nakakagat, lalo na po yung mga bata, hindi nila alam na may aso pala doon. Uh-huh. Naglalaro po sila sa lansangan, sa uh-huh. kalsada, biglang tumatakbo kong doon sa ano, yung pala may aso doon. Bigla silang, kasi nagulat po yung aso, naprovoke yung aso. Uh-huh. Opo, kaya kumagat ng tao. At saka ma'am, di ba po, iwasan din ng mga may aso na pag kumakain yung aso, no, na wag silang lalapit. Kahit po sarili nga natin eh, di ba po? Na-observahan ko eh, pag kukuhanin mo lang yung kainan nila eh, nagagalit sila eh. Kaya yun, importante din na malaman ng may mga alagang aso na huwag i-istorbohin kung kumakain. Opo, huwag i-istorbohin. Kasi pag ginalaw niyo po, abang kumakain silang alam nila is aagawin niyo yung pagkain. Yun. Oh. Parang tao din ano po. Opo. Kahit nga tao eh, pagka ginalaw yung ating pagkain, opo. Magagalit tayo. Lalo eh. Na po kung yung mga nagpapakain ng twice a day. Mm-hmm. So, yung in-between po nung gutom na gutom yung aso, kaya ang talagang nakapokus siya doon sa kinakain niya. Ayun.
Ito din pala, ma'am, itatanong ko, ilang beses po ba dapat natin pakainin yung ating mga alagang aso? Actually po, sa base dun sa practice namin, lalo na po kung puppy pa siya, hindi ako nag-advise ng twice a day. Kailangan po talaga 3 times a day. Three times a day. Opo, kasi minsan po, kung twice a day lang siya, nagutom si aso, tapos mabibigla yung pagkain niya. Uh-huh. Pero kung adult na po siya, 1 year na siya, mahigit na 1 year siya, pwede, pinapractice na po ng ibang owner na twice a day. Kasi minsan, right, yung lunch time, wala sila sa bahay. Uh-huh. Morning lang at saka afternoon nandun sila dumarating. Opo, kaya minsan naman po, water lang yung iiwan mo dun sa kanila. Okay na, okay na sila. Nasasanin na rin po silang twice a day. Kaya kung para po sa akin, hindi talaga ako nag-a-advise ng twice a day sa mga puppies pa, mga below puppies. 1 year old. Opo. Ako nga, pag gaganin ko lang yung puppy ko, lalapit na sila. Alam na niya. Oo, alam na niya kung kapakakainin siya. Opo, madali basta, naman silang hindi i-train. Hindi ko tinatawag yung name nila, gaganon lang ako. Andiyan ako, natutuwa ako, andiyan na opo sila. Ayan. Sabi nung husband ko, huwag mo pamasahin ng pakain. Hindi, tao din yan, nagugutom yan eh. Kaya nakakatuwa po eh. Kaya yung mga nag-aalaga ng aso na hindi natin, di ba, hindi po kaya. Huwag na lang po. Tapos pahihirapan lang nila yung aso. Kawawa naman. Gugutumin nila. Mm, kawawa po siya. Oo, kawawa. Mm. Ayun. Ito. Ma'am, eto, tanungin naman natin itong ating mga kasama. Ano? Para naman marinig ng mga nakikinig. Oo, nanonood po. Live po tayo ngayon. Kayo po ba yung mga single pa? Soon to be married na po ako. Married ka na o soon to be? Soon to be. Ayun. Ganun po yung kasama ko. Ganun din. Parehas kayong binata ngayon. Yes, hindi natin natanong itong isa nating kasama. Ma, mali ka. Bumati ka muna. Magpakilala ka, please. Ayan. Maganda nga po sa ating mga tagapakinig. Okay. Ma'am, batiin mo yung ano na, yung mga kasamahan mo o yung mga parents mo. Alam po, dalaga ka pa eh. Yes, ma'am. So, sa mga po nakikinig po sa Veterinary Service Center, magandang hapon po sa ating lahat. Okay. Ma'am, ilang taong ka nang nagsiserve dito sa course na ito? Actually po, probationary second lieutenant pa lang po ako. So, nandito po kami mga since October. October. Since May, June. Opo, June po nag-start nung kami graduate ng aming nandito na kaagad. Yes, kayo kay ma'am. June. Anak ko, napaka-swerte kayo at na-under kayo kay ma'am. Yes po, ma'am. Oo. Maganda pa, mabait pa. Yes, ma'am. Maraming trabaho. Ayan. Dito po naman sa Camp Aguinaldo, marami rin nagdadala ng mga may sakit na aso. Opo, marami po. Actually po, ang pinakang priority po natin is yung mga military working dogs natin na nagpo-protekta doon sa tropa natin. Yung sa K-9 na yung pong K-9 natin. Mm-hmm. Opo. Kasi nasa likod po ng opisina namin, yung AFP K-9. Opo. Meron po silang nasa mga 70 plus po heads na military working dogs. Opo. Yan po yung mini-maintain natin dito. Nagkakaroon po sila ng yearly ng general physical para din po mga tao, mga kasundaluhan natin na may general PE din po sila, general physical. Kasama na po din yung vaccination, deworming, lahat po yung ipapalaboratory natin yung blood nila para malaman natin kung meron silang, kung anemic ba itong mga aso natin, kung meron din ho ba silang sakit na hindi naman yun nga po mahirap, hindi sila nagsasalita. Kaya observation po natin ang pinapagana at saka po yung pinakang ano natin is yung reference is yung examination ng dugo nila para makita natin. Apa. Then nagkakaroon din po sila ng dental prophylaxis natin. Nililinis din po natin yung mga ngipin nila. Uh-huh. Opo. Yun po yung mga ginagawa natin sa general PE nila. Opo. Then aside po doon, bago natin i-deploy sila, nagkakaroon po tayo ng limited physical examination. Tinitingnan ulit natin sila kung fit for deployment yung mga aso natin. Opo. Then ano natin. Yan. Ma'am, po paano po yung natuturuan na talaga ang galing nila yung sa pangamoy nila?
paano po natuturuan yung mga canine natin? Excuse lang. Okay. At ano, napakagaling ng mga nag-aalaga, ano ma'am? Opo. Actually po, sabi, based po dun sa ano nila, puppies pa lang daw po to, may drive na sila, nakikita na kung may capability sila na matrain. Ah, ganun opo. Po, opo, oho. Mm-hmm. At yung po nagtitrain na yon, yung na talaga pong may hawak ng canine. Opo, sila na po. Since po na, pag nag-start po yung training nila, kasabay po tinitrain yung handler. Kaya doon po sa training nila, nagkakaroon na sila ng bonding. Opo. So, talaga po susunod yung aso sa kanila kasi ang galing eh. May bonding na sila. Oo nga opo. Eh. Ginaganon lang yung aso eh. Oo. Talaga nakakatuwa talaga nga. Parang tao talaga po. Kaya, kaya naku, wag na panatilihin nating mapagmahal sa ating mga alaga. At kung hindi ninyo kaya, wag na kayong mag-alaga. Opo, paulit-ulit po natin sinasabi. Paulit-ulit ko po sinasabi, ma'am. Kasi minsan opo. Nakikita ko po yung mga aso. Ang payat-payat na nakatali pa. Kawawa po talaga. Na wala yung hinihigaan. Opo. Actually po, nung last year, umabot po sa 7,000 plus yung patient namin. Yung kasama na po doon kasi yung binakunahan, diniworm, yung mga nagkasakit. Kasama na po doon yung military working dogs. Saka po yung mga alaga ng mga kasundaluhan natin. At saka ano, alaga din ng mga dependents nila. Opo, kasi kasama po yan na pinoprotektahan natin eh. Pinoprotektahan natin yung mga kasundaluhan natin, dependents nila, and yung sa community. Kasi, at saka po yung military working dogs na nagpoprotekta naman sa mga kasundaluhan natin sa combat area. Sa combat, hindi lang po sa combat area, dito din po sa loob ng kampo. Kasi sila yung nagde-detect po ng kung may bomba ito, may ano. So, ang galing ano po. Yes. Paano po yun, ang training po nila, yung may mga, yung ipinaamoy? Opo, may mga, iba-iba po kasi yan eh. Meron silang sa explosive. Meron naman po tracking. Tracking. Opo, na kung let's say po may nawawalan tao, nawawalan sundalo, o meron tayong gustong hanapin na tao. Ipapamiliarize lang po yung sent ba yung ano na yung mga gamit ng tao na to. Oh, so, galing. Na nalalaman po kung nasaan lugar yung hinahanap. Meron din naman po tayo ngayong sa narcotics, sa disaster. Mm-hmm. Opo, na pag may mga during disaster, pag may mga natabunan, alam nila mga ibigay ng tao. Kapag nga ngayon sa ano eh. Opo. Meron eh, yung mga canine eh. Meron namin po tayo meron yan. Ano po yung mga aso natin? Ang galing eh, gumaganon lang sila, alam na nila eh. Kasi constant po talaga yan na yung training nila. Then halos araw-araw o twice or thrice a week, talaga pong pinapractice yan para hindi din nila malimutan. Opo. Siguro may kahirapan din siguro mamagturo, ano po? Opo. Yung may mga hawak na nga, alaga ng canine doon sa mga taga ano natin sa ating lalo-lalo na sa mga drugs. Opo. Ano po ang galing nila. Nalolocate talaga nila kung meron nila. Talaga ano. Opo. Ma'am, halimbawa po may naamoy silang drugs. Paano malaman po na mayroon present doon? Ang isang ano po dyan is kagaya doon sa explosive. Opo. Yung usually po yun ang ano dito sa atin, explosive. Explosive kasi po. Yung sa drugs po, sa PDEA yan. Opo. Pag may naano po nila na meron doong explosive, opo. Umuupo lang po yung aso. Oh, ibig sabihin, once na umupo siya, meron siya. Oh, meron ang galing. Opo. Oh. Ganon. Hindi po... hindi yung kumakahol hindi naman po. Kasi yun po yung tinuro sa kanya. Na once siya. Na meron talaga at present doon, opo. Uupo lang siya. Ganun pala. Na alam na nag-aalaga na meron doon. Opo. Pagka umupo po siya. Opo, alam na po. Opo. So, ano na yun. Alam na meron doon sa ano sa lugar na yun. Opo. Ay, ang galing talaga. Dapat mahalin natin. Yes, kaya po,
dapat, kaya nga po kami nandito para ma-address namin yung pangangailangan nitong mga military working dogs. Opo. Na ito naman po yung nagpo-protekta sa ating mga kasundaluhan. Opo. Especially doon po sa combat area. Combat area. Opo. Ano po? Pero yes, kasama-kasama nila. Opo. O. Tapos sila din ang, ma'am, halimbawa po may kaaway, alam din nila na may kaaway. Meron po tayong mga aso na train sa kanya. Naman, iba naman po yun. Kanya-kanya po kasi yan. Kanya-kanya talaga. Opo. Kasi puppies pa lang po yan, based po doon sa mga information na nag-gather namin. Opo. Sa mga trainer, mga nagtitrain, puppy pa lang daw po yan, may test na silang ginagawa. I see. Opo, kung pwede ba dito itong aso na to pang explosive, pang tracking? Depende ng aso, ano yes, po? Yes, opo. Saka nakikita po din yan ng mga trainer natin. Ang galing-galing talaga. Kaya, ma'am, samantalahin na po ninyo kung ano pong mga sasabihin ninyo sa ating mga nakikinig tungkol sa mga activities po ngayon natin na World Rabies Day. Opo. Ayan po, ma'am. Pagkakataon na po, unahin po muna natin itong dalawa. Opo. At kayo po sa last message na po. Sir, ano pong masasabi ninyo dito sa World Rabies Day na ipagdiriwang ng veterinary doctors? Ikaw po muna, sir. Opo. Magandang gabi po ulit. So, suportahan po natin ang pamahalaan ng gobyerno sa kanilang goal, which is world rabies free by 2020. Sumuporta po tayo sa lahat ng mga gawain natin at ganoon din po ang mga adhikain ng Veterinary Service Center at ng buong Veterinary Corps para po sa ikagaganda, ganoon din po at matupad po natin ang lahat ng adhikain ng ating pamahalaan, masunod po at ganoon din po sa mga pet owners, maging responsable po tayo. At huwag po nating pababayaan ang ating mga alagang hayop. At ganoon din po, i-educate natin ang ating mga anak. At ganoon din po sa mga anak ay magsabi po, halimbawa at nakagat po kayo tayo ng aso, magsabi po sa ating mga magulang, huwag pong matatakot. At huwag takutin yung bata. At ganoon din po, huwag tatakutin po yung mga bata. Kasi ma'am, usually po, sanasabi, bakit ka nagpakagat na ko? Dadaling ka namin sa doktor. So yung bata, yes, nangangatal na siya sa takot. Yes. Kaya marami pong namamatay ng mga bata. Ayan, so, opo. Kulay na pong malaman ng magulang. Oho. May signs na po ng rabies symptoms. May symptoms na po yung bata. Parang natatakot na siya, ano ma'am? Opo. Kaya late na po, once na may makita ang symptoms sa tao, kaya nga po, kung nakagat ng aso, dapat po within 24 hours, makapunta sa doktor, magbigyan ng bakuna yung mga tao. Okay. Sir Ploma. Yun nga po, ina-advocate po namin na suportahan po natin itong aming celebration ng World Rabies Day. Ipabakuna po nyo ang yung mga aso sa edad na 3 months po. 3 months, yes. Tapos idagdag ko lang po sa sinabi ni ma'am, yung about sa mga bata, wag na wag po ninyong yayakapin yung aso pagka hindi nyo kilala. Wag nyong hawakan sa buntot. Wag nyong sasakyan. Oo. At wag po kayong tatakbo pag may present po na hayop or aso sa paligid. Oo. Yun nga. Oo nga, ma'am. Sabi ko doon sa mga sa mga bata, may mga alaga po akong bata eh. Sabi ko, pag kumakahol ang aso at yung hahabulin kayo, umupo kayo, huwag kayong tumakbol. Ma'am, once na tumakbo, lalong hahabulin eh, di ba mo? Oh, marami na ako natutunan sa iyo, ma'am eh. Ayun. Oh, ikaw naman, ma'am. Ayan. So, dagdag lang din po, ano. Okay. So, ang responsible pet ownership lang din po sa ating mga tagapag-alaga po ng aso. And, yun po, sa Animal Bite Treatment Center, pumunta po tayo kapag meron pong nakagat sa inyo. Mm-hmm. And pumunta din po tayo sa ating tanggapan, sa ating Veterinary Service Center, kung may katanungan po tungkol sa mga alaga nating aso, kung gusto po nating magpabakuna, magpa-deworm ng ating mga alagang aso. Yun lang po. Ayan, nako. Very good po. Thank you sa inyo, sir. Ma'am, ito namang ating starring sa ating Dr. Feli po. Opo. Ma'am. Ayan.
Maraming maraming salamat po. Una, nagpapasalamat po ako dito kay Ma'am dito sa DWDD at napagbigyan po ulit kami na-accept yung aming request na makapagbigay ng dagdag kaalaman about po dito sa sakit na rabies na ating sineselebrate po ngayong this coming 28 po ng September, yung World Rabies Day natin na ang tema nga po is Share the Message, Save a Life. Opo, kasi ito po talaga yung inaasam natin na by 2020 is magkaroon na tayo ng rabies-free Philippines. Oh. Opo, kaya hinihiling po namin ang inyong pakikipagtulungan, ang inyong kooperasyon po talaga dito sa World Rabies-free natin na maging free ang rabies sa Philippines. Opo, kasi yan po'y magagawa lang po natin, magiging matagumpay kung kayo po ay makikipagtulungan sa pagpabakunahan ng inyong alagang aso, alagaan pong mabuti, maging responsible pet owner tayo. And yun nga po, i-share po ninyo kung ano yung narinig nyo ngayon sa amin. Yun po ang magandang marireceive sa inyo, natulong nyo sa amin. Kasi kami nga pong mga veterinary court officer dito sa AFP, ito po ang aming isang adikain na sana naman po'y walang maging biktima dito sa AFP ng sakit na rabies. Lalo na po sa mga dependents natin. Opo, kasi napakasakit po sa amin na may marinig kami o may malaman kami na isang bata o isang kasundaluhan o isang dependents na sundalo na namatay gawa po ng sakit na rabies. Opo, kaya hinihiling po namin sa mga nakikinig na tulungan niyo po kami na i-disseminate para matamo po natin maging free Rabies Philippines tayo by 2020. Okay. At maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po sa lahat ng nakikinig sa atin. Ayan. Ako. Ma'am, ito pala. Lasa katanungan ko. Ano, hindi natin natalaka yung sa daga. Opo. Ayun po. Diba, delikado rin po yun pag kami mga baha ngayon. Opo. Ayun. Yun naman po yung sakit na dinudulot ng daga, yung sakit po na leptospirosis. Leptospirosis, opo. Siguro nakikiusap po ulit kami na baka pwede po kami mapagbigyan. Opo. Kasi marami pa pong mga sakit ng hayop, kaya nga po nandito kami veterinary corps sa AFP. Yan po yung role namin para ma-prevent po yung lahat ng zoonotic diseases. Na diseases po ng animal na nakakahawa po sa tao. Oh. Opo, isa na nga po yung rabies, leptospirosis, kahit nga po itong yung sakit po natin na anthrax, ngayon po'y ginagamit yan as bioweapons opo, ng mga terrorist natin na kalaban. Okay. Opo. Ayan. Hindi lang po yan, marami pa po mga sakit na pwede namin ma-share sa inyo, lalo na po na mga sakit po na posibleng matransfer, sakit po ng aso. Opo. Na pwede matransfer sa tao, kasi karamihan po sa atin talaga is may mga alaga tayong aso. Opo, kaya sana naman po yung mapagbigyan ulit kami oras na makapag-share sa inyo. Yes. Willing po kami sa Veterinary Service Center. Marami po akong kasama dito mga talented natin na mga tinyente pa lang. Mga bata, pero dito niyo po makikita talaga sa kanila. At ako po, I'm very happy na sila po yung kasama ko sa opisina. Kasi kahit sabihin na tinyente, pero maaasahan niyo po yung mga yan. Opo. Matatalino sila. Responsible. Pag binigyan nyo ng trabaho, talagang very responsible po gagawin. At very young po nila sa service, talaga naman po naaasahan natin sila. Marami na po naaabot nila. Opo. Hindi ko ina-expect na yung tinyente na maging kasama ko na ganito po, na talagang willing po sila magtrabaho sa akin. At nagpapasalamat nga po ako. Lalo na po dun sa chief namin ng Veterinary Corps AFP, si Colonel Marjorie Piloteo. Ma'am, maraming salamat po sa suporta mo sa amin at sa pagbibigay mo sa akin ng mga ng veterinary corps officer na maging staff ko, maging kasama ko sa Veterinary Service Center ng AFP Health Service Command. Kasi
nabibigay namin kung ano man yung kailangan namin ibigay sa mga kasundaluhan. Mm-hmm. Kasi with support po ng mga tinyente na to. Kasi kung wala po sila, wala akong magagawa. Kahit marami akong plano sa AFP, sa mga kasundaluhan natin, sa health natin, para ma-prevent itong mga kailangan i-prevent po natin ng mga zoonotic diseases. Mm-hmm. Opo. Eh, hindi ko magagawa kasi okay. Wala po akong kasama. Kaya ma'am, maraming salamat po sa guidance na binigay mo din sa amin. Opo. Eto ma'am, may tatanong ako dito sa tatlo. Kung sino sumagot sa inyo ha? Ano ang masasabi ninyo bilang namumuno ang ating mabait na Colonel Lobriano? Sa inyo, kung sino sasagot siya inyo? Napakagaling po ni ma'am talaga po. Ang iniisip niya po is para sa kabutihan ng EAP po. Iniisip niya yung kapakanan ng mga kasundaluhan. Yes. Nag-create po kami ng mga activities para po maprotektahan yung mga kasundalo natin. Lalong-lalo na para ma-prevent itong mga zoonotic diseases. Kasi nandiyan po sa paligid yung mga sakit na yan. Mm-hmm. So ang gagawin po namin is to prevent para hindi na po mapunta sa kasundaluhan po natin. Wow! Napakaganda ma'am na kasagutan. Ano ma'am? At nalalapit na po ang ating takdang oras. Ano po ma'am? At hindi lang po ito unang punta muli ninyo dito. Open po kayo tomorrow po. Expected po namin na babalik po kayo bukas para ipagpatuloy natin hanggang dumating itong date ng activities natin nyo na gagawin dito, magaganap sa loob ng Camp Aguinaldo. Okay ma'am, short last message po ninyo sa ating mga nakikinig po. Maraming salamat po sa mga nakikinig, lalo na po yung mga kasundaluhan natin. Huwag po kayong mag-alala, andito po kami para sumuporta sa inyo. Gagawin namin po lahat ng aming makakaya na protektahan kayo, lalo na po dun sa mga sakit na nakakahawa na galing sa animal. Nabanggit nga po ni Lieutenant Pluma, itong mga sakit na to nandito lang to sa paligid natin. Mm-hmm. Kaya nga po ginagawa namin, even po yung mga sakit natin ng dengue disease. Mm-hmm. Kasi nag-ano po kami, yung environmental sanitation natin, in charge po dyan si Lieutenant Delphine. Okay. Yan po yung trabaho niya, ina-identify niya, umiikot siya halos twice a week po, tinitingnan niya kung ano yung kailangan na ma-address natin dito para ma-prevent po yung mga breeding places ng mosquito. Uh-huh. Para naman po hindi, kasi po ma-prevent natin yung sakit na dengue. Minomonitor po natin yan dito sa hospital natin. Nagkakandak po tayo ng investigation, nagsosurveillance tayo kung sino yung may mga nagkakasakit ng dengue. Then, inaalam po niya ni Lieutenant Delphine kung saan ang galing, saan nakatira. Then, kinukunan po yan ng information. Uh-huh. Ini-inspect po yung area kung may possibility po talaga ng breeding place ng mosquito na nagkukos po ng dengue. Okay. Opo. Then aside po doon, yung mga rodents po natin, tinatanong din po niya sa mga barak, sa mga buildings, kung meron pong daga, meron pong mga crawling insects, kagaya po ng mga ipis, kasi yan pong mga yan is may mga dala din pong sakit na nakakahawa sa tao. Oh. Then, dyan po kami nagkakaroon po ng prevention, nagkakaroon ng pag-i-spray po ng mga chemical na ito naman pong mga chemical na ito is environmental friendly po. Mm-hmm. Opo. Then, para po maiwasan natin na magkaroon ng dumami itong mga crawling insects, flying insects na to. Opo. Na nagkukos po ng sakit sa tao. Okay. Okay. At na dyan po nagtatapos ang aming pong programang Serbisyong Bayani at ang tabayanan po muli ninyo bukas. Ito po ang inyong katropa, Nellie Salanggit Ababon po, na bumabati muli ng magandang gabi. Luzon, Visayas, and Mindanao. Mahal po namin kayo. Thank you, ma'am. Okay, thank you.